baga, Brad, na makinig na lang, sumampalataya, tumitawag, mag-confess. Pero may pabautis mo, pwede ba yun? Eh, kulang. Bakit? Hindi ka makapasok sa trabaho. Di ba sa trabaho, may ilagay na police clearance, ito po. Mayor's permit, ito po. Good moral character, ito po. NDI, wala po. Ay, hindi. Ganun din yun. Bakit? E tingnan nyo, yung ginagawang alagad, binabautis mo, ayaw mong pabautis mo. Sa Mateo chapter 28, pasunin po natin, nakalagay ang ganito. Sa 28:18 hanggang 20, pasunin po natin, ito yung mga ginagawang alagad. Requirements ito sa pagpasok sa karya ng langit, yung bautismo. At tumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan, all power is given unto me in the heaven and the earth. Dahil dito, sa kapamahalaan na yon, magsiyahan nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Natapos na ba sa paggawa ng alagad? Ano yung kasunod? Na sila'y inyong bautismuhan. Kanino? Kay Manalo? Kay Suriano? Eddie Bilarde? Hindi. Sa pangalan nino ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Matapos bang mabautismuhan, save na ako, pa-wardi-wardi na lang ako, sana ang pupunta paglinggo, ayaw ko na. Hindi. Magsisimba ka pa, kapatid. Mag-aaral ka pa. Verse 20, na ituro. O, may pag-aaral eh. Paano ka iikayat ang alagad eh, nagbabanging-banging na lang. Ikaw nagginawang alagad, gagawa ka rin ng alagad. Ahanap ka rin ng mga tao mo, baguhin mo yung mga pamumuhay mo. Ano eh. Kaya palipat-lipat yung alagad na ituro ninyo sa kanila na kanilang galapin lahat ng mga bagay na iniulos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sumasa puso ang ating Panginoong Jesus. Nilagay natin dito kanina. Kaya hindi po ganoong katali yung tinatawag na nakinig ng nakinig at katagal mo nang umatid. Halimbawa, hindi mo pala ipapapotis mo. Paano? Masasabi mong bubukas na ikaw ay buhay, sigurado ka? May nagulas ka, nakatapa ka nung balat nung ano, patay, nababuk yung ulo. Paano yan? Hindi natin maaaring hatulan, hindi naman ako ang Diyos para sabihin, hindi ka pinatawad. Malay ko ba? Kung siya ay humingi ng tawad sa Diyos, kaya nga sabi ng iba dyan, yun lang nakapako, hindi nabautismuhan. Aba, eh paano mababautismo? Ay nakapako nga. Meron pa niyong sumagot na ganun eh. Sabi na nagtuturo ako sa amin yung isa kong tita. Eh kasi Willard eh, kasi si ano nga, hindi nabautismuhan. May sinasabi sa'yo, dala magsarakaw. Tita, paano nga mababautismuhan? Ay nakapako. Alam ka naman, mga kundyo, teka. Alas hindi pa ako, alay tubig. Ganun ba? Eh, ayaw ko magliligtas eh. Ito yung Panginoong Jesus, nandito yung dalawang ikinago. Anong sabi ng Panginoong Jesus, pinapatawad kita? Siya yung magliligtas. Eh kahit parang bautismo eh, siya may sabi. Nakakuha ko natin? Ganun din yun. Ngayon sa ating may kakayahan, abay, ito nga yung pinapakilala, mga kapatid. Hindi nga natatapos lamang dito na napakinggan mo na, wala na, hindi. Aakos yung mata, ito pa. Pinupunto sa inyo, katulad ng mga tinatawag na yan, yung born again, hindi naman sa paninira, eh pwede na lang na hindi yan. Eh, meron pang isa, hindi matanda ko anong sekta yon. Basta nakapakinig ka, meron ka nito, ayos na to. Dahil ang binibigyang puntos niya, ay eh, bagyong dalawa ngayon. Eh, by logic nga, nakapakong na paano mababautis mo niya. Nakabaon yung dalawang kamay. Alam ka sabihin ng Diyos na, nagmamagic muna ako, bumaba kayong dalawa, paglubog, panikuli kayo. Ano ba yun? Eh, hindi sabihin, siya yung magpapatawad. Siya nga yung papatawaran ng mga kasalanan. Hindi masyadong nakakapit. Na medyo nakatok. Ayaw mo na nang kinakatok. Masensya na ako yun. Yan, ako yung oras. Hindi masyadong... Naalala ko tuloy yung dalawang nakapako. Baka nalagyan ko. Kasi kung pwedeng gamitin yung ali sa salita nila, eh bakit yung dalawa? Nakakaano yun, magiging para tayong si Nicodemo. Ang pinag-uusapan ay malalim, ang nakikita lang, yung mababaw. Limbawa,
ipinanganak ng Diyos, kung inyo pong mapapansin, talagang nandun yung paghihirap ng kalooban. Hindi ko ginagawa ng iba'y malaya. Ako, galit na galit ako, gusto kong bigyan ng isang tip. Hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi ugali ng Kristiyano makipag-away. Umanakit ko. Hindi po. Hindi ka makapasok sa karya ng langit. Binabago yung sarili, kaya nga lumilikha ng bagong pagkatao. Mabigat at mahirap yung bagay na ito, pero lahat tayo nagnanais, sumugal na tayo ng panahon. Ito ba'y mawawala ng halaga? Kaya nga yung mga tinatawag na anak ng Diyos, nandoon yung pag-iingat. Marami tayong may ikwetong mga pasaway ng mga tao. Nandoon yung pagtitimpi. Alas maiyak ka na. Naramdaman ko po yun. Sa totoo lang ho. Sa unang Juan, basahin natin, chapter 5, verse 18, ay nakalagay yung ganitong binabanggit sa banal ng kasulatan. First John chapter 5, verse 18. Ang sabi po ay ganito, we know that whosoever is born of God, sinneth not. Verse 18, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili.